Lumirakas Casera po, ang kunyang na driver pa ng HK. Today, nandito po ako sa Wanchai at magpapareplace po ako ng Hong Kong ID at magiging smart ID na siya. Matagal na sana akong tapos magpalit ng ID, mga kaibigan eh. Kaya lang, dahil sa pandemic na nangyari dito sa ating mundo, na-stop po ang pagpapalit ng smart ID. Ang pagpapareplace ng ID dito ay per group, para hindi sabay-sabay ang mga tao dito para magpapalit ng smart ID. At ngayon nga ay ang 1977, 1978, and 1979. At ang inyong lingkod ay 1979. At ang application period is between September 20 hanggang November 18, 2021 lang ang mga ipinanganak ng 1977 to 1979. At kapag hindi ka nakapagpalit ng ID na yan sa mga nakalaan na dates na yan, ay dapat meron kang valid reason. At kung hindi, magkakaroon ka ng penalty. And it's around 5,000, mga kaibigan. 5,000 Hong Kong dollars. Kaya dapat, mga kababayan, lagi nyo pong i-check ang website ng Hong Kong para malaman ninyo kung kailan ang inyong pagpapalit ng ID. Ang pagpapalit ng ID ay pwedeng by appointment through online booking at www.gov.hk/newicbooking o pwede ring booking by Immigration Department mobile application. You can make an appointment and prefill your application form via the Immigration Department mobile application. Besides the online booking system and the Immigration Department mobile application, you can also make an appointment via the 24-hour telephone booking system at 21211234. So ayan, mga kaibigan, papasok na ako sa loob at bawal po ang camera doon. Sasabihin ko na lang po sa inyo mamaya kung paano ang mga proseso sa loob. Hi mga kaibigan, sobrang bilis lang po. Nag-walk-in lang po ako, then pumasok ako sa loob ng 9:05, then lumabas ako ng 9:22. Grabe, sobrang bilis lang po. Dito kasi sa Hong Kong, mabilis, lahat mabilis. Ayan nga po, di ba, magpapalit tayo ng ID, ng Hong Kong ID to Smart ID. Samantalang dyan sa atin, ngayon pa lang din maglalabas ng National ID. Napaka-importante po kasi ng ID. Ayun, pagpasok nyo dyan sa second floor ng Shoe On dito sa Wanchai, kailangan may leave home safe kayo. Scan kayo, then papapasukin kayo sa loob, punta kayo sa counter. Importante po na dala-dala ninyo ang inyong passport. Baligtad nyo naman. Kailangan dalin nyo po ang inyong passport. Okay na po ba yun? Dali nyo po ang inyong passport, ang inyong ID, Hong Kong ID. Kailangan po yan. Then, bibigyan kayo ng number dun sa counter na yon. Maghihintay po kayo at pupunta kayo dun sa self-registration kiosk. Meron dun, parang siyang ATM machine. Then, ipifill nyo dun yung inyong mga information. Then, after nun, may lalabas na papel, kukunin nyo yon. Then, intay na naman kayo para... intayin naman kayo para sa inyong picture. Siyempre, dapat maganda kayo, no? Ayan, medyo nag-lipstick ang kunyang ninyo at medyo nagtali-tali ng buhok. Ayan. Tapos, noon, lalabas yung tag ninyo sa screen. Punta kayo dun sa picture. Mag-ano naman kayo ng mga friends nyo. Tapos, pipicturean kayo dalawang beses. Mamimili kayo kung anong maganda. Ganun. Kinuha na ako ng picture. Alos parehas lang. Alos parehas lang po, mga kaibigan. Ayun. Then after nun, charan! Ito na po yung binigay sa akin. So, November 2 po ang aking pagtuwa ng aking smart ID, ng aking bagong ID.
Ayan po, sa mga kababayan ko, huwag niyo pong kakalimutan na magpalit ng smart ID. Always po check ninyo ang website po ng www.gov.hk. I-check niyo po palagi doon ang inyong ano kung baka mamaya time niyo na magpalit ng ID dahil malaki ang penalty. Okay po mga kaibigan? So till next time po, ito po si Lumira Kaskasera, ang kunyang na driver pa ng HK. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye!